Hello sa inyo! Bagong video! Paano ko kaya to sisimulan? Ah, sige. Transition na lang muna. 1, 2, 3. Intro! Sa totoo lang, matagal ko na itong pangarap gawa ng animation dahil gusto kong i-treasure ang experience na ito at i-share din sa ibang tao kasi mahilig ako mag-share eh. Kwento ko lang ah. Dati kasi palipat-lipat ako ng school. Depende kasi kung lilipat din kami ng bahay. I-share ko rin yung paglipat-lipat namin ng bahay pero sa next vid na yun eh. Hindi na kasi childhood crush title nito kung ikikwento ko na yun eh. So, balik sa kwento. Yun nga, palipat-lipat ako ng school. Noong kinder pa lang ako, basta natatandaan ko lang na malayo yung lugar na yun. Tapos, lumipat kami ng bahay pagkatapos ko ng kinder. Doon sa nilipatan namin, may malapit doon na school. Tapos, doon na ako in-enroll ni mama. At doon na ako na grade 1. Pagkatapos ko ng grade 1, lumipat ulit kami ng bahay sa medyo malayo na lugar. Kailangan ko lumipat din ng school, wala naman akong no choice kasi malayo yung dati kong school sa bago naming lilipatan. Ako lang din naman ang mahihirapan eh. Sana naiintindihan nyo yung mga pinagsasabi ko. So ayun, lumipat na ulit ako ng school na malapit sa bago naming nilipatan. Dito ako nag grade 2 and 3 at dito na ako naniwala sa kasabihang everything happens for a reason. Wow, English ah. Kasi guess what? Dito ko nakilala ang aking childhood crush na itago na lang natin sa pangalang Bubbles. Hi, ako nga pala si Sedi. Ikaw? Hello, ako nga pala si Bubbles. Bakit ko nga ba siya naging crush? Kasi masaya siyang kasama. And palagi kami naglalaro tuwing uwian na. At tsaka ang cute niya rin eh. Tapos hindi ko na matandaan masyado pero natatandaan ko na nung sinabi ko sa kanya na Bubbles, crush kita. Lo, crush din kita eh. Ewan ko nga kung bakit ko sinabi bigla na crush ko siya. Kasi dapat prank lang yun eh. Eh, sinabi niya na rin sa akin na crush niya rin ako. Eh, alangan namang bawiin ko pa, di ba? Wala naman siyang sinabi na biro lang. Eh, di kinilig na rin ako ng pasimple, alam niyo yun? Tapos tinanong ko pa, we, totoo? Kunwari pang hindi naniniwala, no? Tapos yun, mabilis kaming nagkasundo at naging matalik na magkaibigan. So, ayun. Kapag absent siya sa school, nalulungkot ako at parang wala akong energy. Siya lang naman kasi ang dahilan kung bakit ako pumapasok eh. Wala na nga akong natututunan sa school dahil sa kanya eh. Hindi, joke lang. Meron naman akong natututunan kahit papano. Tapos, tuwing uwian, pumupunta kami palagi ng playground. Meron siyang bisikleta, yung parang BMX, tapos, wait. Charang arte. Tapos inaangkas ko siya sa likod ng bisikleta. Kapag nakakakita nga ako ng bisikleta hanggang ngayon na grade 12 na ako, naaalala ko talaga na angkas-angkas ko siya at nakangiti kaming dalawa. Luckily, hindi naman kami natumba kahit isang beses habang nagbabike. Kasi siguradong yari ako sa mama at papa niya eh. Baka hindi na ako payagan makipaglaro sa kanya. Minsan inahatid ko siya sa bahay nila tapos maglalakad na lang ako pa uwi. Ang layo pa naman ng bahay namin mula sa bahay nila. Pero okay lang. Siyempre nakasama ko naman siya. Oh, so sweet. Okay lang. Pangiti-ngiti naman ako habang naglalakad pa uwi eh. Cause I'm dreaming of you too.
One time pumunta siya sa bahay namin dahil maglalaro daw kami. Tao po. Tao po, andyan po ba si Sedi? Oo, bakit? Maglalaro po kasi kami. Teka lang ha. Uy, Sed, tawag ka nung crush mo. Uy, wag ka naman pong maingay masyado. Sus, crush mo naman talaga yan eh. Uy, hi Bubbles. Hello. Tapos ayun, lumipas ang mga araw. Nakabuo ng mga magaganda at hindi malilimutang mga experience kasama siya. Until dumating yung isang pinakamalungkot na nangyari sa buhay ko nung sinabi nila mama at papa na lipat na daw kami ng bahay after ko mag grade 3 sa dati naming nilipatan. Tapos sobra pa akong nalungkot kasi nung umalis na kami, hindi mo lang ako nakapagpaalam sa kanya at mangiyak-ngiyak na nga ako habang umaandar yung jeep eh. Paano yung iyak? Sabi ko pa sa sarili ko, kailan ko kaya siya makikita ulit? Until one day, grade 9 ako nun. Habang naghihintay ako ng jeep galing school, kasi pauwi na ako nun eh. May parang sumigaw, tas parang pangalan ko ang sinisigaw. Hindi nga masyadong malinaw ang tunog eh, nang makita ko sa dumaang jeep ang tatlong babae na parang kumakaway sa akin. Tumingin pa nga ako sa likod kasi hindi naman ako assuming. Konti lang. So, pagtingin ko sa likod, wala naman. Sa akin nga talaga nakatingin yung tatlo na parang kilala nila ako. Tapos nagloading pa yung utak ko kahit wala naman akong utak. E di nagloading na lang. Tapos, tumingin ako ulit sa kanila, tas nakilala ko yung mga mukha nila. At sila nga yung kaklase ko nung grade 2 and 3. Nakilala ko sila dahil sila yung madalas nakasama ni Bubbles na mga kaibigan niya rin na babae. And guess what? Yung isa sa mga hindi ko makakalimutang mukha, kasama nila si Bubbles at kumakaway rin. Like, oh my god talaga. Pero ang nakakalungkot lang, hindi man lang huminto yung jeep. Natulala na lang ako sa mga pangyayari. Sabi ko sa sarili ko, wow, hanggang ngayon pala kilala pa rin ako ni Bubbles. Parang nakakatuwa lang at nakakamelt ng heart. Kasi sa tinagal-tagal ng panahon, kilala pa rin namin ang isa't isa. So ayun, isa sa mga hindi ko makakalimutang experience ang makilala at makalaro si Bubbles. Uy Bubbles, kung sakali man na napapanood mo to, hi sa'yo. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo sa pagiging malaking part ng kabataan ko. Wow, ang lalim dun ah. Sana safe ka at masaya ka sa buhay. Ingat ka palagi ah. Sana makita kita ulit. Kayo, meron din ba kayong childhood crush na hindi nyo makalimutan? Kasi ako meron. Eto, nakwento ko na nga eh. Hindi, joke lang. Comment nyo naman dyan sa baba ang experience nyo kahit yung climax na lang ng story nyo. Yung hindi nyo talaga makakalimutan na moment. So, dyan na po nagtatapos ang video natin para sa araw na ito. Sana po yung nagustuhan nyo and happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Okay lang yan kahit wala kang jowa. Pwede mo naman mahalin ang sarili mo eh. Joke lang. Huwag nyo nga palang kakalimutan na mag-subscribe and i-click yung notification bell para updated ka sa mga bago kong animations. At eto pa, syempre hindi ko makakalimutan ang shouts outs nga pala sa mga taong ito. What? Pumiyok pa. Woohoo! Maraming salamat nga pala and shout out kay Prince Nalaza dahil gumawa siya ng fan art na hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo. Wow! Salamat talaga sa effort mo ha, and sobrang cute and ang ganda ng gawa mo, promise. Mas maganda pa sa gawa ko eh. Naya tuloy ako. Pagpatuloy mo lang ang pagdodrawing mo and salamat sa solid na suporta.